Sa first fruit po, ito po ay talagang pinaghahandaan ko pa po. Nung sasabihin ko po sa inyo, ito ay nakakahiya eh, pero nangyaring totoo ito na nung mga nakaraang taon, talagang hindi ko napaghandaan ang first fruit. Sabi kong ganon kay Robert, anak, wala akong pang first fruit ngayon eh. Sabi kong ganon sa kanya. Yun po ang totoo. Kasi yun po yung mga nakuha kong mga commission sa mga trabaho ko, hindi ko po naipon yun eh. Nagastos ko sa family. So, hindi ko talaga napaghandaan yung first fruit na yun. So, nung sinabi ko yung kay Robert, sabi niya sa akin, eh mamang, ang first fruit kasi ano, pinag-iipunan yan. Parang nahiya ako sa kanya. Kasi yung sinabi niya sa akin, pinag-iipunan yan. Tama naman siya eh. Sige anak, sabi ko, so susunod, alam ko na kung anong gagawin ko. So, ganun ang nangyari. So, in the first place, talagang nakakahiya man sabihin, pero nagbigay talaga si Robert sa akin ng pang first fruit. Pero may lesson na yon. So, yung mga sumunod na taon, alam ko na kung anong gagawin ko. So, ito ngayon ang itinuturo ko sa mga apo ko. Sabi ko, mga anak, ganito ang gawin ninyo. Para hindi kayo humihingi ng pang-offering ninyo sa simbahan nyo, yung mga sobra na ibinibigay, alam naman ninyo na sobra-sobra ang binibigay sa inyo ng mga allowance sa school, magtabi kayo. Magtabi kayo sa, katulad ngayon, ito, September ngayon. Sa susunod na September, kung magkano yung naipon nyo, yun na yung first fruit nyo sa Panginoon. Kasi hindi yun galing sa mga hanap buhay nyo, yun ay galing sa mga allowance nyo. So, ibig sabihin nun anak, mga anak, nakaipon kayo, sacrificial ninyo yun sa Panginoon. So, yan yung ginagawa ngayon ng mga apo ko sa panganay. Ewan ko lang sa mga ibang apo ko kasi sila po yung mga kasama ko sa bahay. So natuto ako, nagkaroon ako ng lesson doon sa sinabi sa akin ng anak ko. Ganun pala ang kung talagang mahal mo ang gawain, isasakripisyo mo talaga yun eh. So, yun ang aking ginagawa ngayon. Okay. Salamat sa Panginoon dahil yung nangyayari yung ganyan, nararagdagan yung mga dumarating na income, ganun. Ewan ko kung saan ang gagaling yun. Pero, sa Panginoon po. Palagay ko, bigay ng Panginoon sa akin yun. Bigla na lang ako nagkakaroon ng mga kliyente, mga ganun, na hindi ko naman, sabi ko, hindi naman ako lumalakad eh, pero may tumatawag eh. Ano, di ba? Napakaganda, ang sarap. Sabi ko, Panginoon, salamat po. At, natauhan ako, nalaman ko na ang first fruit talaga pinaghahandaan. Hindi lang first fruit, mga offerings din. Salamat sa Panginoon. Okay, parol po, nanay. Sino pong iro-roll nyo? Ayan. Si Linda. Yun, okay. Iba-iba po yung mga naririnig natin, no? At maririnig natin, no? Good morning. Magmula na magbigay ng first fruit dito sa church. I praise God by His grace na nakakapagbigay ako. But this year, naiba ang aking strategy. Sabi ko, I need to grow sa giving, not just what I receive on the day ng first fruit. So I set a goal and hindi ko sasabihin kung ilan, but I double what I was giving. And the Lord provided. Sabi ko, I would like to exercise also growth in giving. So, nung nagbigayan si Pastor nung yung stewardship form, I prayed. Sabi ko, Lord, matagal na ako rito eh. Gusto ko talagang i-worship kayo at i-praise kayo sa pamagitan ng a little sacrifice.
And that was increasing my first fruit. And by God's grace, the Lord provided. So I thank God for it. Okay. I rolled the ball to Job. Job. Okay. Teacher Job. Morning po. Kami bilang staff kasi ng church. Ako bale sa akin kasi, ginagawa namin, si Pastor Peter yun. Binabawasan na po kami for 1 year. Kaya every month, nararamdaman mo na yun agad. Pero sa biyaya ng Panginoon kasi, hindi lang first fruit yung nasisave ko, pati yung sacrificial. We withdraw ako kay Pastor Peter pag March saka September. Automatic na yon. Dati kasi hindi namin ginagawa yon, mahirap para sa amin. Kasi hindi naman ganun kalaki. Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat yon nag-meet yung umpisa at yung sa huli. At this year, nakapagbigay uli ako personally sa akin. Pas yung mga anak ko din, ganun din yung training namin. Natuwa ako ngayon dun sa bunso ko kasi dati ako yung nagbibigay sa kanya. Ngayon, nakapag-ipon siya talaga. Si Joshua Bed, alam ko sanay na siya doon, na-train na siya doon. Kaya hindi na namin siya pinoprovide noon. Sila na yung sa giving. Dahil na rin yun sa turo ng pastor. Kasi mula maliit pa naman sila, naturuan na sila. Even sa Sunday school. Natutuwa ako kasi nag-start sila sa coin bank lang eh. Ngayon hindi na. Hindi ko na sila nakitang nagko-coin bank. Talagang iba na. At lahat po yon sa biyaya ng Panginoon. Roll the ball. Dito naman banda, sa right side. Sharon. Ayan, si Sharon. Right side nga, sa right side. Ng congregation. Okay. Sige po, lapit lang kayo. Reflection lang ito ng pagbibigay natin sa Panginoon. So it may be a testimony or a thanksgiving or it can be a challenge or a commitment, no? So whatever that is. Good morning po sa lahat. Yung pagpapasalamat po namin sa Panginoon is unang-una po sa lahat yung health po ng bawat family. So before po nagkaroon ng first fruits, nagkaroon po ulit ng mga pagkakasakit po sa bahay, sa family po. Ngayon po yung itinuturo po namin sa mga bata po na magbigay. Nagkaroon po rin kami ng pagtuturo sa kanila magbigay ng tithes po nila na galing po sa kanilang mga baon po every week. And yung sa, ano rin po, yung sa step of faith din po. So pagdating po ng first fruit po, inahandaan na po namin sila na at nasabi na rin po namin na kumuha na po sila ng mga envelope po nila para mailagay po yung kanilang mga first fruits. And sa amin pong mag-asawa po, bangabat hindi po namin ako kumpleto yung aming first fruits, pero see to it po na kami po ay nagiging bahagi Panginoon na dito sa ating eklesiya na makapagkaloob din po. Marami po kaming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon simula nung kami po ay naging member po ng Lighthouse. Ilan po. Marami pong salamat. Okay, sige, roll the ball. Pakipasa mo. Yan, siguro mga ilan pa, mahaba-haba pa naman. Ate Connie. Ate Connie raw. Yan.
Good morning po. I praise God for the grace of giving kasi yun, doon natin na-express yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. And nakakatuwa po kasi through all the years that we would participate in our first fruits man yan or sacrificial, palagi pong iba yung experiences natin. And for this year, naging iba rin po yung experience ko sa pagbibigay ng sa pakipagbahagi ng pagbibigay ng first fruits. Ang misconception po ng bawat isa, lalo na pag ang tingin ay single, ay walang masyadong responsibility, so magaan yung pagbibigay. Hindi po. Kasi kahit single po kami, ako, meron kaming mga commitments at meron din kaming mga responsibilities. So the same challenges that you face if you are married, then ganun din po yung na hinaharap namin when it comes to giving. And I praise God because the grace that He is giving to the married couples is the same grace that He is giving to the singles. Yeah, go singles. But even the challenges, even despite the challenges and despite whatever na haharapin namin, I really praise God because this year, He has proven again His grace that it extends and that it allows us to give even beyond what we are capable of giving. So praise God for His grace truly in each and every one of us. Thank you po. Roll the ball to lalaki naman. I roll the ball to... Kuya Jack? Nawala si Kuya Jack. to Romel. Morning po. Ang isang blessing po ng pagbibigay po ngayon, kasi sabi ni Ate Connie kanina, mas ang perception daw mas nakakapagbigay kapag single. Pero ang blessing po ay nakapag-asawa po ako ng giver. Kaya nung first time po namin magbigay bilang mag-asawa, that was the time na sagad ang savings kasi napunta lahat sa pagpapakasal. But then, siya yung, ang blessing is that she encourages me to just give and the Lord will take care of us. Kaya mas nakakapagbigay kami ngayon compared pa nung single pa. And yun po yung isang malaking pagpapahala dahil hindi ko problema ang pagpunta sa church at pagbibigay dahil ang faithfulness po ng aking napangasawa ay ganun din po. Kaya dalangin po namin na as the years go by ay makakapagbigay pa din po kami ng mas higit pa dun sa mga nakaraan. Kaya ang agreement po namin just recently, 6 months yung para sa first fruits, then 6 months para sa sacrificial po. And we pray na ma-fulfill po namin iyon. So yun po yung pagpapala po sa amin po ngayon. So pasa ko po kay sayang sa siguro sa swipe naman si wait lang ah. Sino? Si Opo. Si Shairu. Sorry. Kompleto na 'yung makopya. Yeah, thank you Kuya Romel, no. So, good morning po. Una-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa nakaraang first fruits. So, kami bilang ako bilang single working young people na nag-uumpisa pa lang magtrabaho, no. So, hindi po sa
Totoo sa hindi po siya madali kasi doon pumapasok yung mga responsibilities, no. Unang-una, syempre yung pagtulong ako especially sa mga kapatid ko, sa family ko, no. Pero sobrang blessing pa rin sa, dahil sa biyaya ng Panginoon po na gawa ko pong magkaloob sa Panginoon kung ano po yung desire ng puso kong ibigay para sa Kanya, Panginoon. Hindi man po sapat, pero masaya po ako na nakapagkaloob ako sa Panginoon. No, nagpapasalamat din po ako sa family ko sa dahil po sa suporta po nila sa akin. And syempre sa church po, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Yun lang naman po. So sana sa mga susunod na first fruits pa po, no, magpatuloy pa yung desire ng puso kong makapagbigay para sa Panginoon. So, okay po. So, pasa ko po yung... Sige po. Sige po bang YP lang dito? YP raw ang gusto niya eh. Tago na kayo. Ayan. Wait, wala pong mapigil. Ito na lang po si ano. Si Mike. Miguel. Ayan, si Miguel daw. After nito, siguro we will reserve yung dalawa, yung talagang gustong magsalita, ha? Para mabigyan naman ng chance yung gusto talagang tumayo, no? Lapit lang kayo sa harap. Sige. And so, good morning po. Siyempre, unlike tulad po ng swipe or adult na kapag trabaho na po, so bale bilang nag-aaral pa po, medyo ay siyempre mahirap lalo na po sa ano, pag-aaral ganun. Parang sa yung minsan lalo na pag palapit na yung First Fruit Sunday, may bigla ang gastos ganun sa school, tapos may mga project, midterms na kailangan tapusin. And syempre mahirap kasi umaasa lang din kami sa mga allowance, sa mga baon na binibigay ng magulang namin. And there came a time na parang kasi parang ang naging experience ko po this year is parang hindi po ako parang ano, nahirapan po ako mag-ipon lalo na nung sabay-sabay yung mga sa school. And then parang sabi ko po parang ayoko namang ibigay kung ano na lang yung matitira sa mga allowance ko kasi parang hindi naman yung tama. Pero I prayed po na sana itama ng Panginoon yung puso ko para po mabigay ko kung ano po yung nararapat sa Kanya po. Yun po. Okay, so sige, thank you. So meron pong gustong lumapit, no? Random na lang. You might want to share something. Kasi dapat po talaga to ano eh, per classes eh. Kaso yung iba nangyari na tuloy, nandito na yata lahat eh. O yung iba nakapag-klase pa rin. Pero it was meant to be done in their own Sunday school classes. So isa na lang po. And then I'll wrap up po. Yan, si Amen. Yan. Magandang umaga po. Kanina po, hinarap ako ni Connie. Andito na ako ngayon. Ako po, nagpapasalamat sa Diyos at ako po hanggang ngayon, buhay pa. Sapagkat ang mga kasama ko po, sumakabilang buhay na. Hindi, si totoo po ito. 29 po kami magkakabat sa Quezon City. 7 lang po kami nakapag-retire. Ilan rin na nawala? 22, di ba? Ganun po. Kaya ako nagpapasalamat at ako po malakas at malusog. Ngayon po, nung first fruit, ang miss ko po din naman kailan nasa Amerika. Umalis po siya nung July 23. July, August, September. Darating po bukas. Alas 11 ng umaga, Terminal 1. Kaya sabi ko sa kanya, wala kang first fruit. Wala kang first fruit ka ako eh. Ba't di mo tinaon na dumating ka rito ng 16, Pastor? Ba't 17, wala ka?
explain ako sa kanya. Kasi wala po akong perang hawak, nasa kanya ATM ko, isang pension eh. Di ba, major ano, ATM, di ba? Pati pension, ATM po yan. Wala po akong nahawakang pera. Hindi ako kumukha ng iba na nag-retire, hawak nung nag-retire yung ATM ako, sinurrender ako sa kanya. Lahat, surrender. Kaya kako sa kanya, dalawang sobre naghihintay sa'yo. Sinabi kay Pastor eh. Isang first fruit tsaka second fruit. Lahat ng mga ibinigay sa'yo, dolar ang pamangkin mo kapatid yan, ilaglag mo. Eh sabi naman niya, eh kung bahala niya pagdating ko, sabi niya. Darating po sa bukas, alas 11. Kaya ako po'y makakaligtas na sa maraming gawaing bahay, Pastor. Bumili po akong pantalon last week. Kasama ko si Jerome, bumili sapatos. 33, maluwag, Pastor. 32, maluwag pa rin. And by ko 32, naging 31. 2 months pa lang po siyang nasa Amerika. Kaya ako sa pag di ka dumating ng within pag 1 year, pagdating mo ang baywang ko, baywang ni Ahmed. Eh, last 4 po ako nagigising eh. Kaya salamat po sa Diyos at ako'y wala tayong masyadong iniinom na gamot. Eh, kaya ako salamat at ang mga anak po'y tapos na. Yan po sa biyaya ng Diyos. Kaya ako pagdating ng airport bukas, kakapkapang kita para sa first fruit at second fruit. Maraming salamat. Amen. Po. Magandang umaga at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. What a way to end our reflection and salamat Brother Jackie. Alam ko po masaya-masaya yan eh, no? Masayang-masaya. Dahil darating na si Sister Resi. Just to wrap up and then before we go to our prayer time, no? So, marami po tayong may mga narinig po tayo. I hope na marami pa po sana tayong napakinggan, no? Marami pang tayong pwedeng marinig ng mga encouraging na mga testimonies and experiences, no? Of course, on the other side, ay may mga learning din tayo diyan. May mga failures din tayo. But failures are meant for us to be able to do the right thing, di ba? Nagkamali ka, di next time gawin mo na 'yung tama. So kung di ka nakapag-ipon, baka dapat mag-ipon ka na, no? Dapat kung ginawa mo man ito dati na walang pag-ibig, dapat sana maganda may pag-ibig na, no? Next time. And totoo po 'yon na sinasabi ng iba na tayo po ay kapag tayo ay nagbigay, minsan hindi natin alam, no? Kung paanong ibabalik ng Panginoon sa atin 'yan. No, definitely alam natin kung kanino galing, no? Alam natin kung sino ang nagpapala sa atin. Pero whether ibalik ng Panginoon 'yan o hindi, hindi naman po 'yan ang ating motibo. But if we're going to talk about that sa mga maraming mga experiences natin, talagang ibinabalik po ng Panginoon eh, no? Kumbaga, at nabanggit din dito na yun nga po na yung bang challenge na ibinigay niya yung lahat, no? Of course, may example tayo niyan yung widow's mite, no, na ibinigay niya yung yun na lang, wala na siya talagang iba, no? Pero binigay pa rin niya lahat. But on the other hand, ay palagi ko rin sinasabi yan na alam niyo po, maganda po na nadalin tayo ng Panginoon dun sa level na yung bang nagkaroon ka ng balon na anytime you draw, there's water, no? At kumbaga, hindi lang ikaw. You can even invite other people to draw water from it, no? Alam niyo, yun po sana yung maging goal natin. Eh. Panginoon, kung trabaho man yan, pagpalain niyo ako para ang trabaho ko ay maabot ko yung level na yun. Na anytime na may pangangailangan, I can help. Because you gave me so much. Even so much that I don't need it anymore, di ba? Pwede ko na ibigay. O kaya, kung may business ako, palaguin niyo yung business ko. Para... Kasi yun ang idea doon eh. No? Hindi na pinag-uusapan kung magkano ibibigay ko. Ay, hindi na pinag-uusapan kung whether ubusin ko lahat yan o ano. Kasi talagang nandyan na siya eh. Di ba? Tuloy-tuloy lang, overflowing. No? So,
And then, lastly, nag-bell na po, ay sana po ay sa ating mga naralapit na mga pagbibigay, ay ma-enjoy po natin to, no? Hindi po something na kinakatakutan natin. Yan, mag-offering na naman tayo. Ah, mag-first fruit na naman. No? Hindi po eh. Dapat ang isang bagay na maganda na ginagawa natin ay hindi kinakatakutan ng mga anak ng Panginoon. No? Matakot tayo na tayo ay gumawa ng masama. Pero hindi yung gumawa ng mabuti at bagay na makapagpupuri sa ating Panginoon. So, salamat po sa mga testimonies at dalangin po natin na sana ay patuloy na pagpalain ng Panginoon ng bawat isa, spiritually, materially, and ang church po natin ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, we will now come to our prayer time, no? Bago tayo dumako sa ating service, worship service. Prayer po muna tayo, individual prayer.